2.8, may paklase po ang pinag-isang puso. Kwento si Harry, kaya na magkikwento muna ako, tsang ani ha. May dalawang magkaibigan, si Pagong at saka si Rapid. Yung dalawa na to, nag-usap silang dalawa, sabi ko, mag-contest tayong dalawa. Anong contest natin? Pabilisan. O sige, anong unang laban? Takbuhan. Sino ngayon ang unang tumakbo sa dalawa? Sino? Si Rabbit. Hindi, sabay. Paligsakan niya eh, di ba? Kaya nauna ngayon, sabay silang tumakbo ngayon. Kaya nung malapit na sa finish line si Rabbit, ano nangyari? Nagpahinga siya. Tapos nakatulog siya. Hindi niya namalayan si Pagong nakarating na pala sa dulo. Anong aral sa unang kwento? Sa buhay pala ng palataya natin, hindi baling mabagal ka sa pagpusat mo. Ang mahalaga, continuous ka sa pagtakbo mo. Amen. Pangalawa, kahit gano'ng kakabilis, kung hindi mo tatapusin ang laban, at the end, you will be lose. Ganon din tayo sa pananampalataya natin. Kahit gano'ng kakagaling, kahit gano'ng kagaling na pitcher, kahit gano'ng kakagaling ka ng mga hanta, kung hindi mo tatapusin ang laban, at the end, you will lose. Ngayon, sabi nito ni Rabbit, papasok na ako ng charismatic, mag-aaral ako doon, hingi ako ng prayer. Bumalik niya yun siya, sabi niya, hinamon niya ulit si Rabbit, si Pagong, sabi niya, mag-contest ulit tayo, karera tayo ulit. Pero this time, pagputok ng bell, sino unang tumakbo sa dalawa? Pareho, kasi karera nga, di ba? Kaya lang this time, si Rabbit, dire-diretso, tinapos niya yung laban, nanalo si Rabbit. Ano ang aral sa kwento? Sa buhay pananampalataya, Katoliko, the more ka nagmamadali kay Kristo, the more kang bibigyan ng pagpapala ng kalakasan. Ang ginawa ngayon ni Pagong, siya naman ngayon ang nag-aaral. Pumasok naman siya ng kursilyo. Sabi niya, may diskarte akong gagawin. Hinamon niya na naman ang karera si Rabbit. Sabi niya, magkarera tayo. Pero this time, ako ang magbibigay ng lugar. O sige. Nung tumatakbo na sila, nung pagdating doon sa kalagitnaan, ang bilis ni Rabbit, ang problema, meron pala siyang ilog na lalanguyan. Eh, hindi pala marunong lumungoy si Rabbit. Kahit mabagal si Pagong, pagdating niya ngayon doon sa ilog, siya ngayon ang nakalangoy, siya ngayon ang nanalo doon sa contest. Anong aral? Kapatid, kahit gaano ka kagabilis, kung pagdating sa kalagitnaan, matatakot ka sa tubig, matatakot ka sa problema mo, at the end of your life, you will be a loser. Sabi rin doon sa Pagong, kahit gaano ka kabagal, kung pagdating doon sa kalagitnaan, kaya mong harapin ang problema mo, at the end of your life, you will be a winner. Pero nung ika-apat na usap yung dalawa, sabi nila, bakit hindi natin ibahin ang laban? Bakit hindi na lang tayong dalawa ang magkakampi? At kalaban natin ay iba. Ano gagawin natin? Ganito gagawin natin. Same yung path na tatakbuhin natin, pero pagdating sa gitna, magpapalit tayo ng diskarte. Anong ginawa nila? Ganito gagawin natin. Kakargahin kita, sabi ni Rabbit, kakargahin kita sa balikat ko, at pagdating sa gitna, ako naman ang sasakay sa likuran mo para makatawid tayo. At pag nakatawid tayo, sabay tayong matatapos sa finish line. Kapatid, sa buhay pananampalataya, pare-parehas tayong may talent sa buhay. Pare-parehas tayong magaling. Pero ang tanong, kung parehas lang tayo ng tinatahak, pero magkaiba tayo ng pananaw, makikita natin na parehas tayong matatalo. Pero kung ang bawat membro o ang bawat Kristiyano ay magta-tag team at magsasama-sama, tiyak yan. Ikaw ang bubuhatin ko sa ngayon, pero pagdating ng time, sa oras ng tubig, ako naman ang sasakay sa likod mo. Kapatid, ang hamon sa ating buhay sa oras na ito o sa kwento ng ating buhay, may mga pagkakataon na kailangan nating bitbitin ng ating kapwa. Nang sa ganun, sa pagdating ng problema naman natin sa ating buhay, may likod tayong sasandalan at pangahawakan upang nang sa ganun, sabay tayong maglalakbay tumudoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Kailangan po at magandang gabi sa ating lahat.